isa sa mga update ng product na to, nagustuhan ko talaga eh. Sobrang astig nito. So Psych Plus sa new product, hindi lang isa, kundi dalawa. Ang AS2 Pro at ang AS2 Pro Max. Parang iPhone eh, no? Originally, meron silang naunang mini pump na nagawa na natin ng video before. Rininame nila as AS2. So yun yung pinaka-basic model nila ngayon. Hindi na siya Psych Plus mini pump. AS2 na siya. Siguro para masimplify yung naming scheme or nung lineup. Anyway, galing dun sa basic model nila, medyo ginalingan nila ng konti yung mga bagong models. So, pag-usapan natin ang mga nadagdag at kung anong kinagaling nitong mga bagong models nila. Pero bago yan, follow nyo muna ako sa www.facebook.com/foreverbikenoob para kung meron kang katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! Anyway, ano ba yung makukuha mo pag nag-purchase ka ng AS2 Pro at AS2 Pro Max? So yung AS2 Pro at AS2 Pro Max, halos parehas naman yung box nila. Same lang halos yung nakasulat sa harap at sa mga gilid at spec sa likod. Magkaiba lang yung size. Gawa ng yung Pro Max mas malaki kesa sa Pro. Pag binuksan nyo yung box, bubungad sa'yo yung manual na hindi nyo naman binabasa. At itong zip bag na pwede mong lagyan nitong mga pump. May isa pang bag sa loob ng box na may lamang USB cable pang charge. Type A to Type C yan. Extra seal kasi yan yung madalas na nagkaka-wear and tear sa produkto na ito. So it's good to have an extra one. Buti, included na yan. Meron naman na nakalagay sa mismong pump. Ito, extra to. Attachment pillar, gagamitin mo ito kung shredder valve pa ang pito mo. Ball needle, pang-inflate ng bola. So pwede din ito sa kahit anong inflatable na bola, hindi lang panggulong ito. Meron na ding extension hose na kasama, yung dati kasi wala. At meron ding adapter for Presta valve. So yun lang yung laman nung box at same lang din yun nung Pro Max. Ganun din ang laman. Parehas lang din. So kung titignan natin yung mismong mga pump, makikita nyo naman na meron siyang silicone cover na kasama. Pang-protect yan sa kamay mo kasi syempre umiinit yung device pag ginagamit mo. Normal naman yun sa mga ganitong device. Tanggalin na natin yan para makita natin yung itsura nung mismong mga pumps. Dito pa lang, makikita na natin yung size difference nila. Sinama ko na rin yung pinakauna. Yung pinaka-pump ay aluminum yung pinaka-casing niya. Then, plastic itong side na ito. Mamaya, buksan natin yung unit para makita natin yung loob. USB Type-C dito sa taas. At alam ko, dyan din humihigop ng hangin yan. So, huwag mong tatakpan yan pag nag-i-inflate ka. Yung nozzle, aluminum. So, yung Pro at yung Pro Max, same sila ng construction. Sa size sila nagbabari at sa ibang mga features. Yung Pro, ang pinaka-dimension niya ay 43.5 by 28 by 70.5mm. Tapos, yung Pro Max nasa 54 by 32 by 81mm naman. Kung ikukumpara natin yung laki, yan yung mga itsura niyan. Sama na rin natin yung pinakamaliit. Yung pinakamaliit, hindi naman nagkakalayo yung size niya sa Pro. Pero may difference naman. Then yung Pro Max, malaki talaga. Yung Pro at yung Pro Max may screen na at tatlong buttons. Power button at yung plus and minus button. Sa screen, makikita nyo yung battery at yung digital gauge. Makikita mo dyan kung anong nakaset na tire pressure. Gamit yung mga plus and minus buttons, maseset mo kung anong tire pressure ang gusto mo. Ito yung kinaibahan ng Pro at Pro Max dun sa naunang version ng pump na ito. Yung dati kasi, wala. Hula-hula lang. Pisil-pisil method. Itong Pro at Pro Max may gauge na. Pag sinalpak mo sa gulong, magbibigay siya ng reading kung ilang pressure na ang meron ka. Sa totoo lang, na-curious ako kung anong laman ng mga pump na ito. So, buksan natin. Ito yung loob ng mga pump. Parehas lang sila lahat halos, iba-iba lang yung laki. Kung titignan, may brushless motor, tapos ito yung PCB board or controller. Nandito yung barrel sa kabila. Tapos, may mga piston na pinapagalaw ng motor para umakyat baba at magpump ng hangin. Kung titignan, yung barrel ng first version, mas maliit ng bahagya kumpara sa Pro version. At mas malaki naman yung Pro Max sa Pro version. Base sa spec sheet ng Psych Plus, yung AS2 or yung pinakauna, 2.5 minutes daw kaya niya yung 100 PSI. Yung Pro, nasa 2 minutes naman yung 120 PSI. At yung Pro Max, nasa 75 seconds naman yung 120 PSI. 120 PSI kasi yan yung pinaka-max na kayang i-inflate ng Pro at ng Pro Max.
At kung titignan natin yung mga battery nila, syempre, magkakaiba din yung laki. Yung AS2, 7.4 volts na may 300 milliamperes. Yung Pro, 7.4 din. Pero, 420 milliamperes naman. Mas malaki ng bahagya. Yung Pro Max, 11.1 volts na may 600 milliamperes naman. Kitang-kita din naman yung mga difference sa sizes eh. Tigdalawa lang yung AS2 at Pro, though mas malaki ng bahagya yung sa Pro, pero yung Pro Max 3 na malalaki. Sa motor, small, medium, large din sila. Kaya din mas mabilis mag-inflate yung Pro Max kasi siya yung pinakamalaki yung motor. Charging time ng mga ito, 20 minutes, 30 minutes at 1 hour naman. Lalagay ko na lang yung full spec sheet dyan, post nyo na lang para ma-check nyo. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So paano ba ginagamit ito? So pagbubuksan mo yung unit, i-hold mo lang yung power button and then mag-open na yung device. Para ma-set mo kung PSI o bar, pipindutin mo lang yung plus and minus button ng sabay para magpalit kung PSI ba ang gusto mo or bar. Pero tayo, sanay tayo sa PSI, so set ko sa PSI. Plus minus button pang set kung gaano ba kataas or kababa yung PSI na gusto mo. Then, pag i-start mo na yung pag-inflate, ipindutin mo lang ng isang beses yung power button. Magra-run na yan. Yung nozzle ng pump, pwedeng pang Presta at Schrader valve. Sa ngayon, nakaset ako pang Presta. Kung Schrader valve ang gamit mo, ganito ang gagawin mo. I-untread mo lang yung nozzle. Babaliktarin mo yung rubber seal tulad nito. Tapos ilalagay mo yung attachment pillar sa loob ng pump. Then, ibabalik mo na yung nozzle. Pwede na yan pang Schrader valve. I-reverse mo lang yung process para sa Presta. Ang kinagandahan ng Pro at Pro Max, yung pinaka-nozzle nito ay may thread. Kaya pwede mong gamitin yung included na extension hose para mas madaling mag-inflate. Yung pinaka-default niya ay pang Schrader valve. Pero included naman sa package yung adapter for Presta. So mas okay kung nasa bag mo rin ito palagi kasi mas madaling mag-inflate pag meron ito. Itong Pro at Pro Max may built-in air pressure gauge, sabi ko nga kanina. Plus minus 1 PSI ang accuracy niyan. Napakahandi nito kasi hindi mo na kailangan ng hiwalay na air pressure gauge para malaman yung tire pressure mo. Hindi na pisil-pisil method. Pag nag-inflate ka naman, isiset mo lang yung gusto mong tire pressure. Tapos, pag nag-start ka na mag-inflate at umabot na yan sa sinet mong tire pressure, for example 35 PSI, kusa nang hihinto yung pump. Yun yung wala sa naunang version. Manual mong papatayin yun. At di ka sigurado sa tire pressure. Yung Pro and Pro Max, sure ka sa tire pressure na nilagay mo. So tines ko yung Pro at yung Pro Max kung gaano ba kadaming gulong ang may inflate nito. Dahil normal kong tire pressure sa weight ko ay 35 PSI, yun ang sinet ko sa dalawang pump. Ang i-inflate natin ay yung CST Jackrabbit na 2.1. Kung gusto mo ng fast rolling tires, maglilink ako sa description ng gulong na ito. Tinry ko muna yung AS2 Pro kung ilang gulong ang magagawa niya sa 2.1 na tire at 35 PSI. Siyempre, every test, dini-inflate ko yung gulong. So yung unang run natin at 35 PSI, na-inflate niya yung gulong ng 1 minute and 3 seconds. Inulit ko lang yung procedure at apat na beses kong na-inflate sa 35 PSI yung gulong. Yung panglimang attempt ko, 7 PSI na lang ang naikarga. Tapos, nalobat na yung Pro. Siyempre, tinest din natin yung Pro Max. Ganun din, 35 PSI sa 2.1 na tire. Every test, diniflate din natin yung gulong. So, yung unang run natin sa Pro Max, 53 seconds naman sa 35 PSI. Ganun niya kabilis na inflate yon. So inulit ko lang yung test at 8 35 PSI sa 2.1 na tire ang nagawa niya. At yung pang-siyam na attempt, 13 PSI na lang, nalobat na yung Pro Max. Mas accurate yung test na ito kasi automatic na namamatay sa totoong tire pressure. Yung dating test ko kasi, dun sa AS2, yung unang version, pisil-pisil lang kaya hindi accurate yung pressure eh. Pero sa pakiramdam ko, matigas na yung gulong. Marami akong na-inflate na gulong, pero malamang fluctuating yung tire pressure nun. Unlike this test,
na on 35 PSI sa high volume tire, magte-turn off yung pump. So yan yung dummy na kayang ipump nitong AS2 Pro at AS2 Pro Max. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Ang pinaka-conclusion ko dito, nagustuhan ko yung additional features ng Pro at ng Pro Max. Yung screen at yung air pressure gauge lang, napakalaking tulong na nun eh. Hindi mo na kailangan ng hiwalay na tire pressure gauge. Mahal din yung decent tire pressure gauge ha. Yung Topic na brand, nasa 2K din yun. Yung mga mas mura, di ko sure kung gano'ng ka taas yung accuracy nun, pero yun nga. Tsaka yung isang feature na gustong gusto ko, yung mamamatay siya sa eksaktong PSI na nilagay mo. So every inflate mo, saktong tire pressure ang makukuha mo. Importante yun sa mga tulad kong mga bike all the way papuntang trails. Kasi pag nagtitrail kami, syempre, kung ibabike all the way mo muna papuntang trail, kailangan mataas mo muna yung tire pressure mo. And then pagdating mo ng trails, ibababa mo na ngayon yung tire pressure mo. So importante, sakto lagi yung maikakarga mong tire pressure. At hindi ka papagod kasi hindi ka na magpapump ng manual. Pero mga noobwits, itong AS2 Pro at AS2 Pro Max, it comes with the price. Hindi ito mura. Kasi yung mga buhay dagadyan na tulad ko, baka magreklamo na naman, sasabihin nila, ang mahal-mahal naman yan, ipambibili ko na lang ng bigas. Unang-una, kung hindi mo afford ang isang bagay, meaning nun, hindi ikaw ang market nun. Kung titignan natin, for example, bags na lang. Ang dami-daming bags. Pero magugulat ka, may bag na normal naman yung itsura, pero salpakan ng mahal. Like yung mga Hermes, yung Louis Vuitton, Prada, di ba ang mamahal niyan? Pero may mga bags naman na mura na nagagawa din naman yung mga trabaho ng normal na bag. Kasi nga, yung mga mahal na bag, iba ang market nun. Siyempre, yung mga mayayaman at may pera. Pangalawa, bakit hindi mo na-afford ang isang bagay? Baka nasa maling opportunity ka or maling trabaho ka. Kasi marami naman na sobrang sipag, sobrang galing sa trabaho, pero hindi pa rin nila na-achieve yung deserve nilang sweldo. Kasi nga, baka nasa maling opportunity sila or nasa maling trabaho sila. Tandaan nyo guys, lahat tayo, ikaw na nanonood, deserve mo ng malaking income. Deserve mo yan. Kailangan lang natin ng tamang sipag at mahanap yung tamang opportunity. So I digress. Sabi ko nga, this product comes with a price kasi nga ang binabayaran mo dito ay yung ease of use. Kasi magaan ito, yung AS2 or yung unang version, 97 grams lang yon. Yung Pro, 120 grams. Yung Pro Max, dahil malaki, 205 grams naman. Pero madali pa rin ilagay sa bag at ibulsa at sure yung tire pressure mo dahil sa built-in na pressure gauge. Hindi ka na magdadala ng hiwalay na pressure gauge or hindi ka na magpipisil-pisil method. Mare-replace ba nito ang normal na tire pump? No. Kasi unlimited hangin yung conventional na tire pump. Pero syempre, pagod ka dun. Kasi ikaw ang makina nung pump na yun eh. So iwi-weigh mo din kung willing ka bang gumastos sa mga pro features ng AS2 Pro at AS2 Pro Max. Or mag-i-stay ka na lang sa conventional na tire pump. Sa ngayon, sa website pa lang ng Psych Plus pwedeng bumili ng product. Ililink ko na lang sa description sa baba para makita mo na rin yung presyo. At kung makakita ako ng Shopee link, ilalagay ko na rin sa description kung gusto mong mag-purchase. Nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. Ilalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!